Magandang umaga po sa lahat. Ako po si Jot Rosho Bagay po mula sa University of Santo Tomas Institute of Religion. Isa rin po akong Research Associate ng USD Research Center for Social Sciences and Education. At ito po ay nakipagtulungan sa CBCP Episcopal Commission on Catechesis and Catholic Education, kung saan nagsagawa tayo ng proyektong National Catechetical Study 2021 PARI Project. At ngayon po ay dinagdagan natin, no, ng elemento pa itong proyektong ito at meron na tayong NCS 2021 PARI Seed CMW. Yung seed po ay Synodality Enriching Evangelization Design at ang CMW ay Catechetical Module Workshops. Ang ipapakilala ko sa inyo ngayong araw ay ang librong Katikistang Malikhain, mga turong gabay sa gawaing catechesis. No, ayon no, sa nakalap na datos ng National Catechetical Study, ang preferred, no, ang ninanais na gamitin at lagi pa rin ginagamit ng ating mga catechista sa pagtuturo ay lecture method at storytelling. Pero may hamon po ang ibinigay ng General Directory for Catechesis na maaari nating gawing mas malikhain ang pagtuturo, no? Ang gawaing catechesis ay maaaring maging mas malikhain kung kaya't bilang pagtugon sa hamon na isagawa, na isulat ang librong Katikistang Malikhain, mga turong gabay sa gawaing catechesis. Itong librong ito ay isa sa pitong biyaya tinatawag natin sa NCS 2021 PARI Project na pitong biyaya ng simbahan mula sa simbahan para sa simbahan. Pitong libro po ito na tinawag na ambag ng University of Santo Tomas para sa pagdiriwa ng 500 years of Christianity. Sa dedikasyon, makikita natin, mababasa natin sa libro na itong librong itong Katikistang Malikhain, mga turong gabay sa gawaing catechesis ay para sa mga katikistang malikhain na ang liwanag ng paglilingkod ay sinagtala ng maraming naghahangad pang matuto at maisabuhay ang mga turo't aral ng simbahan nating mahal. Meron pong 12 kabanata ang libro. No, 15 kabanata. Pero 12 dito ay ang mga iba't ibang malilikhaing pedagohiya at estratehiya na maaari nating gamitin. Ano-ano ito? Mayroong parabola, mayroong panalangin, lecture, kwentuhan, mayroong tula, awit, sayaw, teatro at pelikula, larawan at retrato, kalikasan, katahimikan maging talambuhay. Itong 12 ito ay mga malilikhaing pedagohiya na isinulat po ng pinagsama-samang mga may akda para mailabas natin at maibahagi sa lahat ng mga katikista ng Pilipinas ang pagiging malikhain. So narito po ang mga may akda. Of course, ang ating principal investigator, ang patnugot nito, Dr. Clarence Patan. Ang inyong lingkod ay katuwang na patnugot kasama ni Keith Aaron Hoven, si Reniel Jason Jacinto Rosales, Leonardo Kimson, at Jonathan James Caniete, yung mga katuwang na patnugot. At ang mga sumulat po ng ating mga kabanata, kasama natin si Christine Balmaceda, Sir Alan Bodoraya, Trisha May Cruz, Arthur Octubre, Elena Octubre, Abigail Maitim Padilla, Maria Corazon Sanin, at si Mac Kyle Villas. Ang ating pong Katikistang Malikhain na libro ay naglalaman din na ang mga kabanata tungkol sa sinagtala, no? Ang ating pinanggagalingan ay ang mga katikista ay sinagtala, mga liwanag sa gawaing catechesis. Kung kaya't yung naunang tatlong kabanata ay tungkol sa sinagtala, no, ng mga katikista ay gabay turo, no, ang kabanata, ang unang kabanata ay tungkol sa gabay turo ng mga katikistang malikhain. Ang ikalawang kabanata ay pinamagatan nating liwanag. Ito ay tungkol naman sa pagpapaliwanag na ang katikista ay isang malikhaing budak. At magsisimula sa kabanata 3 hanggang kabanata 14, yung mga malilikhaing estratehiya o pedagogiya.
at panghuling kabanata ay tungkol sa mga malilikhaing katikistang banal ng Pilipinas. Si Calo Ring, si Mother Francisca del Espiritu Santo, at si Bishop Opiar. Iyon po yung makikita natin sa loob ng librong Katikistang Malikhain. Nais ko lamang pong banggitin sa inyo o basahin, no, yung napakagandang mensahe ni Bishop Pablo Ambo David ng CBCP para sa mga katikista. Sabi niya, kaya sa pagdiriwang natin ng 115 taon ng pagdating ng pananampalatayang Kristiyano sa ating bansa, ang aklat na ito na pinamagatang Katikistang Malikhain, mga turong gabay sa gawaing katikis ay isa sa mga handog natin upang lalong mabigyan ng paraang marami at napapanahon ang ating pananampalatayang tinanggap noon pa man at magpa hanggang ngayon. Napakagandang mensahe po ng pag-engganyo at inspirasyon para sa mga katikista. Ang konseptual na focus, no, ng ating katikistang balikhain ay mga katiketikal na pedagohiya. Mababasa natin sa buong libro ang mga iba't ibang malilikhaing katiketikal na pedagohiya. Sinasabing ang katiketikal intended learning outcome na makukuha natin mula sa librong ito ay ang paggamit ng mga malilikhaing pedagogical na estratehiya sa catechesis para sa mas pagpapahusay pa ng mga catechetical na lapit o catechetical approaches, no? Ika nga sa wikang Ingles, we employ creative pedagogical strategies in catechesis for further refinement of our catechetical approaches. Kaya po, ang mga librong ito ay binubuo ng samut-saring tema at strategiya sa pagtuturo na maaring gamitin upang ang catechesis ay maging mas malikhain. So iyon ang ating conceptual na focus, mga catechetical na pedagogiya. Yung catechetical modular design, no? Paano ba ito nabuo? Ano ang disenyo nito? Ito natin tinatawag na mga katiketikal na lapit o creative katiketikal approaches, merong apat na bahagi po ang libro. Una, ang kwentong katikista. Pangalawa, ang kwentong pedagohiya. Pangatlo, ang kwento ng kabanalan. At pang-apat, ang kwentong malikhaing katikisis. Ano ba yung kwentong katikista? Ito ay isang maikli ngunit napakahulugang pagbabahagi ng buhay katiketikal ng may akda, no, ng isang partikular na pedagohiya. Dito ikinukwento niya ang kanyang sariling karanasan sa pagtanggap at pagtuturo ng catechesis at kung paanong ang piling pedagohiya ay humubog sa kanyang metodo at estratehiya sa pagtuturo bilang isang katekista. Yung kwentong pedagohiya naman, dito isinasalarawan ang isang partikular na pedagohiya. Ikinukwento rito ng gurong katikista ang lohika at mga sitwasyon na maaring paggagamitan ng pedagohiya tungo sa epektibong proseso ng gawaing catechesis. Ano naman itong kwentong kabanalan? Napakaganda po na bahagi ng libro ay ang pagkukwento ng kabanalan ng isang santo o santa ng ating simbahan. Dito ipinapaliwanag ang mga pamantayan ng kabutihan na maaring magdulot ng mga piling pedagohiya sa gawaing catechesis. No? Sa pamamagitan ng pagninilay sa buhay ng isang banal, mababanaag ang halaga ng pedagohiya at magbubukas ito sa mas maraming posibilidad na maaari palang maging masaya, maging makabuluhan at maging mas malikhain yung catechesis natin bilang isang espiritual na gawain. At ang panghuli, meron pong mga sample na malikhaing catechesis. Mga sample lessons po ito. Dito isinasalarawan yung mga halimbawa ng mga paksa at kung paanong maaring gamitin ito gamit ang ating piling malikhaing pedagohi. Napaloob din po sa libro ng katikistang malikhain ang retablo ng mga katikistang banal. Katulad ng nabanggit kanina, ang panghuling kabanata ng libro ay tungkol sa buhay kabanalan at pagiging katikistang malikhain ng tatlong kilalang banal na katikista ng bayang Pilipinas. Si Bishop Opiar, si Mother Francisca del Espiritu Santo at
si Calorie. So makikita rin po yung iba't ibang imahe ng iba't ibang mga santong ginamit ng bawat particular na pedagohiya. Narian si San Pablo, Pope John Paul II, si Santa Teresa ng Batang Jesus, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santa Teresa Avila, Santa Cecilia, marami pang iba. At makikita din po sa libro kung paanong isinagawa, isinulat, no? At isinakonsepto yung malikhaing linyang sining. Yung malikhaing linyang sining ay nagsasalarawan ng ating pagiging isang katikista. Ano-ano ba yung mga ginamit natin sa ating buhay spiritual, mga rosaryo, mga Biblia, mga iba't ibang aklat katekismo, ano-ano ba yung mga ginagawa nating pagtuturo, si ginagamit natin sa gawain pagtuturo, maaring mga visual aids natin, at ito ay isinulat or ipinakita sa isang sining visual, no, na tinatawag natin malikhaing linyang sining. Maaring yun rin po itong gamitin para mas maging malikhain pa yung pagtuturo natin. Meron tayong ipinapakitang sining visual. Pagkatapos po nating mabasa ang aklat ng katikistang malikhain at maaring magamit natin yung mga natutuhan natin dito, maaari tayong magkaroon, no, ng kakayahang pedagogical or pedagogical competence. Ang kakayahang pedagogical ay abilidad ng isang katikista na gumamit ng samut-saring pamamaraan sa pagtuturo patungo sa mas epektibo, mas masaya, mas makahulugan at mas malalim na katikismus. At maaari rin tayong makakuha, no? You will be able to develop kakayahan sa pagtuturong katechetical or kasanayan sa pagtuturong katechetical o tinatawag natin sa Ingles na catechetical teaching competence. Ang kasanayan sa pagtuturong katechetical ay isang abilidad sa epektibong maipapaliwanag natin, maisasalarawan natin at maipahayag ang turo ng Simbahan Katolika. So anong pagkakaiba? Yung catechetical pedagogical competence, yung abilidad mo na gumamit, no, ng mga katechetical na malikhaing pedagohiya. Ito namang kasanayan sa pagtuturong katechetical, ito naman yung kasanayan mo na magturo ng mayroong gamit na katechetical, pedagogical, creative ways or approaches. Kaya po, ang ating hamon sa lahat ng mga katikista ay makabuo ng tinatawag nating sample expected catechetical output. Mga iba't ibang araling katechetical. Susulat po tayo ng iba't ibang araling katechetical gamit yung mga malikhaing pedagogy. Sa kung anong paraan, sa kung anong format ang ginagamit sa inyong mga dioceses, ang mahalaga po yung mga natutuhan natin sa libro o sa aklat ng katikistang malikhain. Halimbawa, gagamit ka o susulat ka ng isang module, no? Ang inyong diocese marahil, ang inyong grupo ay gagawa, susulat ng isang module gamit ang mga iba't ibang katechetical creative pedagogies. At ito ay bibigyan natin ng pansin, magkakaroon tayo ng mga consultations mula sa inyong draft, sa inyong mga unang naisulat. Magkakaroon tayo ng consultations online. Magkakaroon tayo ng conversations online. Mag-uusap tayo, magkukwentuhan tayo kung paanong mas mapapaigi pa natin. We will be able to improve our module para sa bandang huli ay magkamit natin sa ating mga dioceses at mga parokya. At hari nawa, sa bandang huli, maaring ma-print, ma-publish para may hawak tayong mga hard copies ng ating isinulat na module. Kaya po mga kaibigan, mga kapatid sa pananampalataya, mga katikista, mga natatagong yaman ng simbahan, together, let us plant the seed in every catechetical ministry. Patuloy po nating payabungin, magpadayon ta para mas mapalambo pa nato ang catechetical ministry ng Bayang Pilipinas at ng Simbahang Pilipinas.
Maraming salamat po sa inyong lahat.